Bago pa man nga po magpatuloy ang mga laro ng Golden State Warriors ngayong season ay may inilabas na nga po silang magandang balita patungkol naman sa kanilang batang player na si James Wiseman. Yan nga ang ating unang storya na ating pag-uusapan ngayon. Nasasabayan ko na rin ang balitang top 4 na si Kai Sotto at ang balitang nagsalita na nga po si Malik Monk sa kanyang future sa Los Angeles Lakers. Kaya tara, simulan na natin yan. .42 wins at 17 losses. Yan nga po ang kasalukuyang record ngayon ng Golden State Warriors sa Western Conference sa pagpapatuloy muli ng kanilang mga laban ngayong season. Sa ngayon nga po ay nasa ikalawang pwesto pa rin sila sa standings at balak pa nga po nila na mas umangat pa dito. Pero bago man nga po nila ito magawa ay kailangan muna nga po makumpleto ang kanilang lineup. At sa kaswertehang palad naman nga po ay may lumabas rin naman nga magandang balita patungkol sa kanilang mga manlalaro na nagre-recover ngayon sa kani-kanilang mga tinatamong injury kagaya ni na Draymond Green at James Wiseman. Ayun nga po dito, malapit na nga daw po ang paglalaro nilang dalawa sa kanilang lineup ngayong season. Sa parte nga po ni Draymond Green, magbabalik nga po ito sa kanilang team sa susunod na 3 hanggang sa 4 na linggo. Habang pagdating naman nga po sa kanilang batang sentro na si James Wiseman ay maaari na nga daw po itong makapaglaro muli sa Warriors. Sa unang linggo nga po ng Marso, alam niya naman nga mga idol na sobrang nahihirapan nga po sila sa kanilang mga nakalipas na laban bunsod ng pagkawala ng ilan sa kanilang mga big man. Kaya sa kanilang pagbabalik nga po ay makakasigurado na nga tayo na may papakita na ng Golden State Warriors ang kanilang tunay na puwersa. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya dito sa balita nga. Nasa top 4 na nga po si Kai Sotto pagdating sa jersey sales ngayong taon. Hindi nga natin may kakaila na mas lalo nga pong umingay ang pangalan ng ating kababayan na si Kai Sotto simula nang maglaro siya sa NBL bilang parte ng Adelaide 36ers. Kaya hindi na nga po nakakagulat ngayon kung bakit nakasali siya sa top 10 sa may pinakamaraming naibentang jersey sa NBL. Bali, nakipagsabayan lang naman nga po siya dito sa ilang mga sikat na veteranong player kagaya na lamang nga po ni Jochi na nangunguna ngayon sa nasabing listahan na ito, na sinundan rin naman nga po ng dating NBA champion na si Matthew Dellavedova at si Josh Adams. Ang mas nakakagulat nga po dito ay ang katotohanan na siya lamang nga po ang nag-iisang manlalaro ng Adelaide 36ers na nakasama sa top 10 sa may pinakamaraming naibentang jersey ngayong taon. Kahit man nga po kakapasok pa lang niya sa NBL ay marami na nga po agad siyang napahanga sa patuloy na pag-improve ng kanyang laruan sa pag-average nito ngayon ng 7 points at 4.7 rebounds per game sa kanyang 55% shooting. Sa panghuling storya naman, alam naman nga po ninyo na isa si Malik Monk sa mga nag-aambag ng malaki sa kampanya ng Lakers ngayong taon. As of now nga po ay nag-average ito ng 13 points, 3.3 rebounds na may kasamang 2.4 assists per game sa kanyang 47% shooting. Kaya isa na nga po siya sa mga itunuturing na fan favorite ngayon sa kanilang kuponan. Bagamat man nga po mababa lamang ang kanyang kasalukuyang kontrata sa Lakers, ay pinapatunayan pa rin nga po nito na deserving niya na manatili sa kanila at makakakuha na rin naman nga po ng malaki-laking kontrata. Sa katunayan, ayon nga po sa naging pahayag nito sa media, sa kabila nga daw po ng nakakadismayang laro ng Lakers ngayon, ay gusto pa rin naman nga po niya ditong manatili ng mahabang taon. Mas inamin rin naman nga po ni Malik Monk mga idol na ang Lakers na mga po ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili sa loob ng NBA. Kaya malaki nga po ang respeto nito sa kanilang team at handa nga po niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan lamang niya ito na manalo sa kanilang mga susunod na laban ngayong taon. Yun nga mga idol ang ating pinaka-latest na balita at syempre video ngayong araw na ito na ating pinag-usapan. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel. I-follow nyo na at bisitahin ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayong mga inilalabas at ina-upload na mga NBA balita doon. Shoutout nga pala sa lahat ng laging nanuno dyan. Maraming salamat po.